Arestado ang isang lalaki dahil sa pagnanakaw umano niya sa bank account ng kanyang pinsan na may kiraw ng pirma ang suspect para makuha ang pera. Narito ang report ni Mav Gonzalez. Laking gulat ng babaeng ito nang madiskubring wala na palang laman ang kanyang bank account. Yun pala, may nag-withdraw na gamit ang kanyang passbook at peking authorization letter. So mag-withdraw ko, sabi ng machine, not enough na daw yung balance. Tumawag ako sa customer service. Doon ko na-confirm na may nag-withdraw daw through over-the-counter. Tapos tinanong ko siya kung paano siya nakapag-withdraw, yung passbook nasa bahay. So meron daw siyang dalang authorization. Nang tanungin niya sa bangko kung sino ang nag-withdraw, lalo pa siyang nagulat dahil pinsan pa niya ang suspect. Pinasok ng suspect na si Raymond Ferrer ang bahay ng biktima at tinakaw ang passbook niya kasama ang ilang alahas at relo. Pagkatapos, pineke ng suspect ang pirma ng biktima at gumawa ng authorization letter. Dala rin niya ang isang expired na barangay ID ng biktima kaya nakapag-withdraw sa isang bangko sa Blumentritt ng 5,000 piso. Kagabi, naaresto ng barangay police ang suspect. May pangangailangan lang daw talaga siya kaya niya yung nagawa sa pinsan. Pera lang, ma'am. Pang-uwi lang ng probinsya. Isinoli naman niya ang ninakaw na 1,500 pesos pero nawawala pa ang 3,500 pesos. Kakasuhan ng robbery and falsification of private documents ang suspect. Maghahain naman daw ng formal na reklamo ang biktima sa bangko. Meron tayong mga signature specimen. Dapat nag-check sila. Tapos negligence din, bakit nila inalaw na makapag-withdraw? Hindi naman valid yung ID. Isa pa, expired. Hindi muna namin papangalanan ang bangko hanggat hindi namin sila nakukuhanan ng pahayag. Mav Gonzalez, GMA News.